Dito sa Pilipinas, dalawa sa pinakasikat na fast food chains ay ang Jollibee at McDonald's. Kahit saan, makikita yung mga fast food na yan dito. Mahilig tayo mag-order at magpa-deliver. So naisip namin, imbes na umorder tayo, ba't di na lang tayo gumawa ng version ng McDonald's at Jollibee dito lang sa bahay? Merong chicken, spaghetti, burger, at french fries. Kaya for the dinner tonight, we are gonna try to recreate famous fast food recipes. Let's go! Alright guys, so ngayon meron na dalawang choices for the fast food chain na aming gagayain. Pero hindi pa namin alam kung sino ang gagawa ng Jollibee or McDonald's. We have to find out. Dude, it's still the same thing! I need to change my tactics. 2-0, 2-0. 3-0! Sino yan ang unang pipili? Up or down? Pakita na! Up! McDonald's will go to Niana and Jollibee to me. Alright guys, so we're gonna create a fast food meal and we are gonna start with the burger. So I'm gonna be doing the Yum Burger and Niana will be doing the McDonald's classic cheeseburger. Ready ka na? I'm so ready. Let's go! For the research. Ito yung mga kailangan nating ingredients, nakita ko online. Onion powder, pepper, garlic salt, egg, mayonnaise, ketchup, and burger buns. I'll be needing dried onion flakes, hamburger bun, salt, ketchup, mustard, pickles, and American cheese. Alright guys, I'm gonna start with step one, combining the beef, seasonings, and mixing it in a bowl para magawa natin yung perfect yum pot. Alright guys, so ngayon gagawa naman ako breadcrumbs and milk. Ngayon i-mix ko na siya dito. Ganyan. So we just finished flattening the patties over here, so you can see. Kailangan malaki kasi liliit pa daw yan pag dinito. Freeze muna natin. Ay, liliit pa? Whoa! Damn! Alright guys, ito na yung akin. Lagay natin sa freezer muna. Tapos na ako sa patty ngayon. Ang secret recipe ng Jollibee, yung sauce nila. So gagawin natin yung sauce nila. Classic sauce is mayonnaise and ketchup. First 10 minutes. And then lalagyan natin ng onting salt and pepper. Para lang mas sumarap yung buns, ito toast natin siya. Alright, it's time to cook. Habang niluluto natin yung patty, lagyan na tayo ng sauce. Flip! No one likes pickles in this house. Boogs! Mukhang totoo. To end things up, lalagyan natin ng cheese sa taas para maging melted cheese. Alright. That looks pretty, bro. Burger yum! And I'm done with the burgers. Now we are done with the burger and ngayon ang next ay spaghetti! So akin ang gagawin ko ay ang Jolly Spaghetti. Ako gagawin ko yung Mac Spaghetti. Yung Jolly Spaghetti, meron siyang specific na lasa na parang Pinoy Spaghetti yung lasa niya. So matamis, creamy, so yun yung gagawin natin ngayon. And McDonald's Spaghetti, it has more of this Italian peppery style. Am I right? Yeah. I'm right. First step is cook the spaghetti pasta, which is already done. And next is heat the oil in a cooking pot. So, kailangan ko mag-heat ng oil. Whoa! Sarap! Question, I almost forgot. May hotdog ba sa Mac Spaghetti? I can't recall. Comment down below. Whoa! Time for the sauce. Okay guys, so para ma-achieve natin yung lasa ng McDonald's spaghetti na medyo spicy ng konti. Gawin natin ng seasonings. Unang sauce. Alright guys, so I'm adding condensada. Parang ito yung sugar niya kasi yung Jollibee matamis. Iba natin kung ang lasa ng Jollibee na. Parang okay na siya sa akin, cheese na lang ang kulang. As you can see, my spaghetti is done. So I put the cheese and the sauce already. Boom. Alright, ngayon meron ng sauce. Lalagyan natin ng cheese. Jolly Spaghetti at your service. Tapos na tayo sa spaghetti. Ang sunod natin ay ang french fries at ang chicken! So ako ang gagawin ko ay Jolly Fries. Ako gagawin ko McDo Fries.
And ang gagawin ko ay ang Chicken Joy, famous Chicken Joy, you know what I'm saying? Gagawin ko yung mock chicken. Let's get started. We'd have to like wait for like 15 minutes. So magpo-proceed na muna tayo sa Chicken Joy. Let's get started. I have no idea what to do. So i-search din natin. Alright guys, tapusin natin to. Meron ng garlic. Thanks to Ate Tani. Okay, ngayon kailangan natin ibabad ang mga manok. It's called brine para mas maging juicy. Keep natin yan for 30 minutes. So I think ito, pwede na to. So ang gagawin natin dito is fry natin ng 1 minute and 30 seconds. And then kukunin natin, lalagay sa freezer ng 30 minutes. Pero gagawin natin 15 minutes and then lulutuin ulit. Bago pala natin i-fry guys, kailangan pala dry. So kailangan ko munang tuyuin. Egg yolk lang kailangan mo, B! I thought the whole egg. Then I mix. Then how many water? French fries time! So with the Chicken Joy, tapos na yung 30 minutes. Nababad na siya. So first is yung flour. So ayan ha. And then 3.5 cornstarch. So 1 tablespoon ng chili powder. And then 1 tablespoon ng paprika. 1 tablespoon ng black pepper. Garlic powder. 1 tablespoon of baking powder. Let's mix it all together. 1 tablespoon of vinegar. Oh! Lalagyan na natin yung breading, pero tapos na to yung pinaano natin, bean rinse. Lulutuin na natin ang ating Chicken Joy. Ang gagawin natin is, kuha tayo ng chicken dito, lalagyan natin breadings, and then sasawsaw natin dito sa mixture na ginawa natin kanina. And then babalik tayo sa breading para magkaroon ng second coating. And then, lulutuin na natin. So, ganun yung procedure, ang haba. Tapos na ang aking Chicken Joy, ayan, nakikita nyo. Siguro naman ngayon, okay na to. And my Chicken Joy is done. Okay guys, so meron pa palang ano, may process rin pala to. So you put it here, then you put it here, then you put it here, and then you put it here. Dip. No. And just like that, just repeat the process. Mukhang Chicken Joy yun, B. Ang ganda ng kulay. Alright guys, so last step for the fries. So galing tong freezer. And ngayon, niluluto na namin para ma-recook siya. After nito, tapos na ang ating Jolly Fries. Everything is all prepared. So yung fast food na ginawa namin ay hindi talaga fast food dahil sobrang tagal namin ginawa. Pero finally, it's all done now. And we have Chef Marky and Sayang Kong Kong over here with us and Natalia Guerrero to judge kung gaano ba namin natama yung recipe ng mga fast food and kung magkalasa ba sila. Ang gagawin nyo is titikman nyo yung original na Jollibee tsaka McDo. Burger yum. Mayroon sa mo talaga yung pickles. I'm good. Sa Jollibee talaga yung sauce nila yung nagdala. So ngayon na natikman nyo na lahat, tandaan nyo yung lasa ng mga natikman nyo. Try na natin spaghetti niya na. Will I go home? Kulang siya sa ano, sweetness. Ang weird nung lasa kasi ano, parang lasa na ewan. Ano? Oras na para kumain, titikman ko na ang aking sariling gawa. Malapit-lapit yung lasa niya. Kuha? Hakan rin. Parang same-same. Chicken Joy. Ito yung medyo mahirap gawin eh. Yung lutong, hindi masyadong... Oo, wala yung crispy masyado. Pero meron sa taas. Pero yung juiciness guys, nakuha. Juicy? Pero yung alat, kulang. Kulang lang sa lasa guys. Ang burger ni Niana. Hindi siya kalasa, pero mas masarap siya. Masarap. Quality yung beef eh. Try natin yung fries. Sa itsura ng fries, di ko masasabing kapareha siya ng McDo. Sarap siya. Okay guys, burger na tayo ng Jollibee. Siyempre sa fries muna tayo. Yung fries ko, undercooked. Ayun na kasi natikman ko siya ng bagong luto. Nakuha niya yung kakaibang taste ng Jollibee. Ang tabao, di ba? Parang hindi yum, pero sulit ko. Nalalasap ko kasi. Kailangan lang ng unting mayonnaise pa. Ako, yung sa sauce din. Kasi talaga yung sauce na dadala ng nila eh. Nung burger nila. Di ba kahit malabig na. Basta yung sauce ang sarap-sarap. Yan, ganun. Tapos medyo makapal lang yung patty. Pero napaka-generous na. Alright guys, so kanina sobrang gutom na gutom kami.
Ngayong nakakain na kami, for the busog na kami. So since kami ni Nian yung gumawa, so kami muna yung magre-rate kung gaano kaparehas yung ginawa namin sa original na fast food. First one, so yung sa akin, comparing sa Jollibee, I'm gonna rate it siguro 75%. Parang almost there. Siguro sa burger dahil hindi ko talaga nakuha yung sauce na gusto ko. 45. Okay guys, so sa burger po, siguro I'd say 80%. Because I feel like I got the patty. Ako 50%. Kasi kaiba talaga sila. Sabi niya mas masarap nga daw sa mango. Okay guys, so next is ang spaghetti. So yung spaghetti ko, I'm gonna rate it 100%. Kasi kuha para sa akin yung tamis at yung pagka-Pinoy niya. Ako sa spaghetti, 100% din. Kasi super love yung spaghetti ng Jollibee. So, natikman ko dun sa luto ni Rans yung spaghetti ng Jollibee! Me, I rate my spaghetti a good 30%. It's good, but it's malayo sa McDonald's. Ako, 90%. Kasi for me, yung sweetness lang yung nawala. Okay, now next is ang ating chicken! So, sa akin, Chicken Joy. I'm gonna rate it, siguro 70%. Kasi almost there, pero medyo wala lang lasa yung breading talaga. Pero almost there na yung juiciness nandun. Yung crispy medyo nandun. And then, yung lasa lang talaga ng breading yung wala. Ako magbibigay ako ng 80 kasi dun sa yung effort niya. Kasi nakuha niya yung talagang inaral niya. So yung juiciness na palabas niya dun sa chicken, yun nga lang, matabang lang talaga yung breading niya. Siguro kung may sauce, pasok siya sa banga. Compared to the McDonald's one, I feel like it wasn't really the same. And then yung breadings niya, hindi siya kumapit masyado. The chicken itself was good, but then the breadings, I feel like kulang sa lasa. And then kulang sa kapit. Walang pinupit. So I think I'll give it a 60% kasi yung 10% effort ko binabad ko dun sa ice water. Ako, yung chicken ni Niana, para sa akin 80% eh. Kasi nakuha niya yung labas, tsaka yung juiciness. Yung problema lang natin is yung kulang sa lasa. Kasi yung chicken ng McDo, basta may lasa siya, hindi ko ma-explain. Alright guys, so ang next is ang French fries. So sa Jolly Fries ko, I'm gonna rate it 90% kasi talagang kuha na siya. Medyo hindi lang siya masyado naluto ng maayos kaya medyo wala yung crispy. Hindi. I mean yung lasa, yung kakaibang lasa ng Jollibee. Ayun, gumana yung pag freezer, rinse, ganun. So yan. Brine. Ay, pang brine. Yung pag-brine ng French fries. Ako naman, surprise, siguro dahil hindi ko nga natikman yung unang luto. Bibigyan ko 60 sa effort niya din na inaral niya yung process ng paggawa. Oh, that's so cock brains. Ayoko na. Uy, ikaw na. Yung fries. Kaya yung mga brains. Isa mo na. Hindi naman matigil tumawa itong... Ayun, natulog na tayo. Yung fries ko. Yan na. Don't look at me. 90%. Tumayo ka. Hindi ko makita. 90%. Yung fries ko kasi 90%. Kasi... Ano? Kasi brains. Wait lang. 90% kasi masarap siya. Nakuha niya yung lasa. Kasi yung cut tsaka yung kulay hindi siya the same. Ako 90% kasi masarap siya. Medyo kuha naman yung lasa kasi lang malamig na. Hindi kasi na-brains eh. You know, beers. Lakas ng trip nito. We did like a good job. So we tried our best. Experiment namin kung paano gawin yung mga fast food. And it was a nice experience. We learned something new. That's what's important. What he said, I pretty much agree. I feel like pag gusto ko ng midnight snack, kaya ko na magluto ng sarili kong burger. Sa dalawang shift dito sa nakasama namin, may question ako sa inyo. Kaya niyo bang maluto yung yung fast food na yun if kayo yung gumawa? Kaya ko, pero hindi ko kaya mag-brins. Ako din, hindi ko alam kung paano i-rate. Game na! I-rate mo yung brins ko. Yan na maghahanap ako ng boyfriend. Ang tagal-tagal. Ang mga tigil ng tao. Late na ako sa Tinder. Ano ba? Manonood pa ako Netflix. Yan, yeah, natigil na yan. 90%. Kasi... Hello? Baliw. Yung nasakit na ng brains ko. Puyat na tayo lahat. Masakit na to sa brains. Alright guys, so kakatapos lang namin i-rate yung mga... I-rate? Huwag mo na ipansin.